Bali, hello po. Una po nating ikakabit yung mga connectors dun sa side leg niya. So, dalawa po yung ilalagay natin dyan. Pero dun sa i-deliver sa inyo, nakakabit na po yan. So, ang maganda nun, nakasetup na po siya. Bali, susunod na po natin ilagay yung ano, yung connector para dun sa middle panel niya. Ito is kumukonekta siya dun sa leg ng table. Para sa ganun, magdikit po yung magkabilang leg. So, pamamagitan ng middle panel po na ito. Dito sa kabilang part ng middle panel, lalagyan din po siya ng connector para sa ganun makabit natin yung side leg. And then para tumayo yung ating meeting table. Bali, isa-setup na po namin siya para built-in na po yung connector. And then para madali nyo na pong iset up yung meeting table nyo. So ingat lang po sa pagbuhat ng mga panel kasi medyo mabigat. Baka biglang bumagsak, madamage yung laminate. So dito po, ikakabit na po natin yung middle panel dun sa side leg niya. Doon po sa mga i-deliver namin sa inyo, yung mga bracket niyan, meron na siyang markings ng screw kung saan doon nyo na po ikakabit para mabilis nyo na pong i-screw yung mga panel o yung mga connector. Sa mga i-deliver namin, may makikita kayong number na sinulat namin dun sa mga side na mga panel. Para sa ganun, madali nyo na pong makita kung saan nyo po ikakabit yung bawat side leg niya. Kung number 1, number 1 yung side leg. Kung number 2, dun sa side ng number 2. Din mong baba do? Hindi. Na. So, kapag natapos nyo na mong ikabit yung mga side leg and yung middle panel niya, pwede nyo na po siyang itayo. So, baliktarin nyo lang po para ma-set up nyo na po yung meeting table. Thank you.
So make sure lang po kapag ikakabit niyo po yung tabletop, kailangan po yung ground is yung nasa taas, yung kakabitan niyo po ng mga side leg is yung nasa ilalim, which is yung dark side niya. So and then yung mga connector dapat din po ganyan yung pagkakalagay niyo po. So ayan na po siya, tapos na po siya.